Sa Pangasinan, ipinadlak ang isang pagawaan umano ng pekeng sigarilyo matapos ang ginawang raid ng pinagsanib na puwersa ng NBI at BIR. May report si Nora Dominguez. Ikinandadong isang pagawaan ng pekeng sigarilyo matapos ang isinagawang raid ng pinagsanib na puwersa ng National Bureau of Investigation, Intellectual Property Rights Division at Bureau of Internal Revenue sa Barangay Purtik sa Bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Sa bisa ng mission order na pirmado ni Attorney Arnel Gobalya, Deputy Commissioner ng Bureau of Internal Revenue National Office, ay napasok na mga operatibang pagawaan na nakapangalan sa isang Dongkalugay at Jandos, kung saan ito mambad ang kahon-kahon ng peking sigarilyo, mga peking stamps, mga kagamitan na kinabibilangan ng mga packing machines. 28 trabador na kinabibilangan ng 23 Pinoy at 5 Chinese nationals ang naabutan sa loob ng pagawaan. Kinumpiska ng mga raiding team ang kahon-kahon ng peking sigarilyo, mga kagamitan na kinabibilangan ng mga packing machines, filter rods, cut filler, mga foil at cigarette paper, tipping paper at iba't ibang kagamitan na katulad pa ng peking tax stamps. Ayon sa apprehension report ng BIR, nalabag ni Dongkalugay at Jandos ang National Revenue Code of 1997, partikular ang kawalan ng rehistro, pag-iingat ng unregistered stamps, pag-iingat at paggawa ng peking cigarette products at unregistered manufacturing ng tobacco products. Nagpasalamat naman si Purtik Punong Barangay Edelberto Orduña sa isinagawang operasyon ng BIR at NBI National Office matapos salakayan ng ilegal na operasyon ng nasabing pagawaan. Aniya, nasa loob ng tagong bahagi ng pribadong lote ni Kalugay ang pagawaan ng peking sigarilyo at wala umanong kamalay-malay ang mga opisyal ng barangay sa ilegal na aktibidad. Matatagpuan ang pagawaan sa likod ng piggery na pag-aari rin ni Kalugay at dalawang gate ang nakaharang bago mapasok ang bodega na natatakpan ng puno ng mangga at hindi ito nakikita mula sa kalsada. Mula sa Pangasinan, para sa Eagle News, Nora Dominguez, IMONE 25.